Rachel, gaano mo kamahal si Rowell? Mahal na mahal. Gaano mo kamahal si Rachel? Simple lang ang sagot ko dito, no? Mahal ko siya. So ayan mga Kalingapa, isang magandang gabi po sa inyong lahat. So ayan na, marami pong nag-aabang ng part 4 at ito na po yung pagkakataon na mapavlog po natin si Rachel at si Rowell. So ayan, nagbili tayo ng lechon para meron pong pagkain po kami. So kakain muna po kami bago ko interview yung dalawa, no? So ayan, sana po maging masaya po tayong lahat at walang mambabash po, ano. So ayan, sana po supportahan niyo po lahat ng mga vlogs ko. Hindi lang po kala Rowell at kay Rachel, para mas marami pa po akong matulungan, ano. At sana paki-like, share, comment po para mas madami pong makapanood. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi po kayong updated po sa aking mga bagong uploads. At kung bago pa lang po kayo, paki-like and share po nitong videong ito. So ayan, maraming salamat din po sa mga viewers, subscribers, sa mga sponsors, sa mga minamahal kong OFW, sa mga hindi po na-skip ng ads. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagtitiwala sa inyong masipag na scouter, Vincent Calyada. So tara mga Kalingap, at excited na din po ako sa mga kung ano yung magiging sagot nila. So abangan po ninyo, at sobrang grabe po ang ating tanungan. Tara po. So ayan mga Kalingap, nakabili na din tayo ng pagkain at yan, ando na sa loob. At yan, para mayroon kaming kakainin mamaya. So ang sabi ni Rowell, interview na daw agad. So tara mga Kalingap, interview na natin yung dalawa. At siguradong mahihirapan sila sa kanilang sagot, pero alam kong kayang-kaya nila ito. Dahil kapag nagmahal ka, alam mo ang sasagutin mo. Tara po. So ayan. Hello. Ready na. Ito ang pangmalupitan na ano, na tanong. So tatawagin natin itong Tonight with Vincent Calyada. Yeah. Vincent Talk. Vincent Talk. So ayan, kamusta muna kayong dalawa? Kamusta Rowell? Okay lang. Okay man, so far okay lang. Super so good. So good. Ikaw naman, Rachel? Super so good. Super so good. Hindi ba kayo kinakabahan sa aking mga tanungan? Hindi po. Hindi naman, kasi syempre, yung mga tanong na yan, kayang-kaya? Hindi naman siya kayang-kaya. Based lang yan sa amin, di ba? Yes. Anong opinion namin? Wala namang maling sagot dito. Hindi naman ito online visitation at online reporting. Yes. At saka, pag mahal mo yung isang tao, masasagot mo yung tanong, di ba? Di ba? Kasi parang mararamdaman niya yan kung paano mo sasabihin, paano mo i-elaborate. Mararamdaman yan ang isang tao. Elaborate ko lang. Siyempre, kung tuloy-tuloy ka magsalita, hindi ah. Ganyan-ganyan ka pa. Diyan mahalata, diyan mahalata. Malay mo nag-iisip ng term. Hindi, kahit anong term yan, ga? Walang... Ga. Walang malay mo nag-iisip ng tamang grammar. Sige na. Sige na, oh. Sino, oh? Jack and Poy kayo, kung sinong mauunang tatanungin ko. Jack and Poy. Ang talo ang ano, ha? 1, 2, 3. Jack... Wait, wait, wait. Ito. 1, 2, 3, go. Jack and Poy. Holy, holy, holy. Hindi! Tama na! Talo ka! One time! Hindi na! Talo na! Hindi na pinagbibigyan! Hindi na MP na! Kasi... Okay! Ikaw na una, Rachel, ang tatanungin ko, ha? Kung anong tanong ko sa'yo, Rachel, ganun din ang tanong kay Rowell. So, ready na ba? Alright. Unang tanong, Rachel, para sa'yo. Anong... Lagyan mo na ng document. May document. Wala namang background to. Diretso na to. Okay, number one. Anong katangian ang hinangaan mo kay Rowell? Parang ano sagot ko niya? Iba ito. Katangian? Ano? Mabait. Bukod sa mabait, consistent. Ano pa? Dapat medyo mahaba ang sagot eh. Di ba ganun? Kailangan pa ba ko yun? Oo, kailangan yun. Siyempre, kailangan mong i-explain kasi pag... Katangian. Ano pang katangian mo lang? Check lang. Basta pagiging consistent ka pa. Tsaka may isang salita din. May one word. Okay. Yung kung ano po yung sinabi niya sa akin dati, ganun pa rin po inyong hanggang ngayon. At yun ang pinangkakapitan mo. Okay. Alright. Ikaw naman bro, Rowell. Si Rowell, siguradong mahaba ito eh. Huwag naman nagawin yung speech ha.
Anong katangian ang hinangaan mo kay Rachel? Siyempre bro, pag in terms sa personalities, attitude, siyempre doon na tayo mahanga sa panloob na ugali, di ba? Siyempre nakikita ko kay Langga na bilang isang strong woman, no? Di ba? Nung na-scout mo, yes. Nakita, napanood ko kung paano siya, paano niya, sabihin natin, binubuhay or pinapalagan yung bilang ate. Di ba nakikita ko sa kanya, yung ugaling, mukhang si mama rin niya, di ba? Kung anong role na isang mother, talagang ginagampanan niya para sa kanyang mga kapatid, para sa kanyang papa. Kaya doon ko siya na mas hinahangaan nung nakilala ko palalo. Diba? Ngayon, talagang nakikilala ko naman siya actually sa kanyang mga ugali, kung paano siya, paano niya i-handle yung kanyang sarili. Diba? Kaya doon ako mas lalong humanga nung pagiging totoo niya sa akin. Diba? Or sa inyo, sa mga nakasalamuha niya. Kaya, Believe ako kay Langga. And doon ako mas lalong humanga and in love. Tingnan ko na mukhang in love. Yeah. May ganun pala yun. Okay. Oh, sa'yo na, number 2 na. Bakit? Jack Empoy. 1, 2, 3. Jack Empoy. Okay, number 2. Sir. Ano mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Rachel? Paano makakayanan para sa inyong dalawa? Sa mga pagsubok, normal lang yan sa buhay natin, di ba? Na maranasan, magpagdadaanan. Siyempre, ang una natin gagawin is yung mga pagsubok ngayon, i-serve natin yun as mga challenges sa buhay natin, di ba? Tinagalog ko lang. Di ba, siyempre, ang gagawin ko bilang isang lalaki is harapin, no? Harapin yung mga pagsubok. Siyempre, pag-usapan kung ano mga pagsubok yon, kung pagsubok man sa amin, between sa amin ni Rachel. Siyempre, yeah. Open, dapat open siya and open din ako kung ano mga hindi namin pagkaintindihan, kung ano mga problema dyan, mga pagsubok na yan, mga kalingap, no? Kaya, ayun, ang gagawin ko, and syempre, hindi din yan magiging maisa katuparan kung wala yung guidance ni Lord. Syempre, kuha tayo or tawagin natin, no, na i-open natin yung problema natin sa kanya, mga problema, mga challenges natin. Kasi, sa ganyang paraan, no, talagang, God moves in mysterious way, di ba? Gagawa siya ng way na hindi mo ma-expect na mangyari pala yon, di ba? Yeah. Tapos darating yung time na, uy, yung mapagsubok natin, napagdaanan na pala natin. Di ba? Magsiserve yun as a lesson sa amin. No? Magsiserve yun as para maging strong kami in the end of the day. No? Para sa hinahangad or para in the next future. Kumbaga, ang gusto mo, dapat lagi nakaserve sa ano, sentro si Lord. Yes, yun ang ano, yung point ko doon, na talagang kahit na anong mapagsubok. Kasi kami po, kami lang, di ba? Kung hindi pagkaunawaan, medyo mahirap kasi yeah. Na may kanya-kanyang pag-iisip or kanya-kanyang opinion. Siyempre, kung isinter natin si Lord doon, gagawa siya ng way, no? Gagawa siya ng way kung paano siya, ang paano niya ma-resolve yung konting problema lang, yes. Or yung pagsubok. Yung sabi niya, yung put God in the center of your yes. relationship. Para mas lalo pang i-bless, mas lalo patibayin. Pa kayong gag-guide yes. at pagtibayin sa kamo ng panahon. Yeah. Grabe yung word. Ganun, grabe yung sagot. Hindi man, ano lang. Actually, yung point nun doon is true God, di ba? Yes. Ina-elaborate ko lang kung paano, anong gagawin niya. Okay, sa'yo naman, Rachel. Ano mang pagsubok ang dumating para sa inyo ni Ruel, paano mo makakayanan para sa inyong dalawa? Paano makakayanan? Katulad nga po yung sinabi ni Langga, hindi naman po ibibigay sa iyo yung pagsubok na yun kung hindi mo kaya. Kung hindi nyo kaya. Tsaka lahat naman ng pagsubok talagang dumadating sa tao. Tsaka ano po, magtiwala lang kay Lord, syempre. Tapos, ayun nga po, tiwala. Tiwala lang. Tiwala. Hindi mawala yung tiwala dapat.
Tiwala sa isa't isa. Tiwala din kay Lord. Yeah, syempre. Yan ang number one. Dapat lagi. Tama yung sinabi ni Parang Ruel na i-center lagi si Lord. Kahit anong pagsubukan dumating sa atin, dapat nandyan lagi si Lord. Ano? At syempre, dapat pinag-uusapan din ninyong dalawa. Open kayong dalawa. Yes, open kayo sa isa't isa. Okay, Jack and Poy, number three. Jack and Poy. Okay, number three. Medyo pahirap na ito ng pahirap, ano? Kung may hahad lang sa pagmamahalan ninyo ni Rowell, paano mo ito paglalaban? Wala, parang kayo maglalaban. Hindi ko pa yun alam. Hindi ko pa alam. Ano yung paglalaban? Kung may hahad lang sa inyo. Edi, ipaglaban. Kahit maraming hag lang. Tsaka, kaya naman pa taong magsasama, hindi naman sila, hindi naman ibang tao eh. Kung mahal nyo ang isa't isa, syempre hindi ka papayag na ano, na, na, ano, anong tawag dun? May, ano? Pahirap na ito ng pahirap pa? Yung ano, yung, masira kayong dalawa. Hindi mo hayaang mangyari yun na ano. Kaya, hanggat kaya mo, ipaglaban mo. Tama. Kahit masakit na, kahit sobrang nakakasakit na yung mga taong nasa paligid mo, kahit kung ano ang sinasabi, kung mahal mo, ipaglaban mo pa rin. Wow. Paglalaban ka, bro. Ito, sigurado ito kay Royal, mas maano ito eh. Grabe din ito eh. Ang tanong yan. Oh, bro, number three. Kung may hahad lang sa pagmamahalan ninyo ni Rachel, paano mo ito ipaglalaban? Paghahad lang. Kung may hahad lang. Ano kasi yan? Mukhang magkaiba kasi yung sitwasyon, di ba? May mga paghahad lang sa pamilya, di ba? May hahad lang sa kaibigan or paghahad lang sa mga ano pang mga bagay. Pero para sa akin, in general, no? Kung may hahad lang man sa amin nilang ga. Siyempre, pag-uusapan yan, no? Lahat ng bagay makukuha yan sa maayos na usapan, di ba? Yes. Intindihin natin yung side niya kung bakit siya hahad lang sa amin, di ba? Intindihin natin yung side niya kung bakit siya tutol sa amin nilang ga. Siyempre, kung tayo yung may malawak na pag-unawa, balansin natin yung sitwasyon, di ba? Kung meron siyang mabigat na dahilan kung bakit siya humahad lang sa amin, siyempre, i-consider natin yun. Pero kung wala talaga siyang basihan kung bakit siya humahad lang sa amin, eh siyempre, tayo na yung mismong paglalaban natin silang ga, di ba? In terms naman sa paglalaban, hindi naman siya mukhang makipagbakbakan talaga. Oo. Siyempre, kausapin, di ba? Kausapin. Yes. Sa maayos na usap. Yes, usapin siya. Tapos paliwanag sa kanya kung bakit, kung anong katangian nilang ga. Kung anong problema niya, di ba? Kasi nga, hindi naman siya totally maghahad lang talaga sa amin na walang dahilan. Yun nga, alamin kung anong dahilan. Siyempre, pag-usapan ng maayos. Yun nga, babalansin yung mga sitwasyon, di ba? Kaya para sa akin, no, paglalaban ko silang ga. Talagang hanggang sa dulo. Wow. No? Kasi nga, siyempre lang ga. Kasi nga, ganyan talaga siya yan. Oo naman. Yeah. Diba? Pwede niyo, talagang napapangako ko yan. No? Na, paglalaban. Although may mga maliit naman mga problema ngayon na dumadaan sa amin, di ba? Yes. Kino-consider namin yun as a challenge sa amin nilang ga. Pero ano kami ngayon, di ba? Na pagtagumpayan namin na natapos na, 'di ba? Natapos na lutas, ng, kumbaga. Na hindi kami na separate. Yeah. Diba? Hindi kami na apektuhan. 'Di ba? Sa mga ganun pa lang na mga problema, maliliit pa lang. Eh doon ko na sina-challenge yung sarili ko kung paano namin i-handle 'to, ano? Paano namin malalampasan ito? Kasi alam ko darating din yung time na mas marami pa o lalaki pa yung mga problema, mga challenges na darating sa amin. Kaya yun, pinaghahandaan namin nilang ga. And alam ko, always put God, di ba? Yes. Always put God in the center of your relationship. Yun. Kasi nothing will be impossible. Tama. Grabe, para siyang yung pinagandaan niya, ano? Amen. Parang wala naman yung mga tanong. Parang malaw. Baka naman sila. Hindi. Okay, Jack and Poy. Nakapag-review ba? Jack and Poy. Hindi kailangan i-review lang. Isang galing talaga sa ano. Puso, sa puso. Galing naman yung sa puso ko, pero pinadere ko na lang kasi. Okay lang yan. Kasi pinapalataan niyo po yung ginagawa niya. Hindi na. 1, 2, 3, go.
Jack and Oy. Oli, oli, oli. Hindi nang matalo. Okay, si Roel. Hindi natapos. Kasi hindi natalo. Number 4. Pagkasama mo si Rachel, ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Dali! Oh. Para sa akin, no? Naikli lang itong sagot. Reaction speaks for itself, di ba? Kung anong reaction ko, makikita kami nilangga. Yun na yun, di ba? Kung feel ko malungkot, yun na yun. Kung masaya ako, sobra. Ay, masaya ako kung magkakasama kami nilangga. Sobrang saya. Makikita naman. O, kahit hindi sablans, kahit walang camera, no? Sa simpleng pagsundo ko lang minsan, no? Talagang mafe-feel ko na, yun na, andyan si Langga sa... I mean, yung presence mo, kahit man paghati dito, kahit pag-alis na kami, pero maalala ko lang na, yan, nagsama kami na Langga ng mga ganitong oras, no? Kahit mga 30 minutes or 20 minutes. Kasi ka na ano, buo na yung isang araw ko. In other terms, sa buong araw, di ba? Yeah. Isang araw. Yeah, okay. Okay, sa'yo naman, Rachel. Sabi mo, madali ha. Ganda ng pinaliwanag ni Bro Ruel. Ano po yung tanong? Madali daw ha, madali ha. Okay. Hindi mo alam yung tanong. Okay. Pagkasama mo si Ruel, masaya. Ano ang tunay mong nararamdaman para sa kanya? Alam niyo po, kapag sinusunda ako ni Langga, kapag papasok sa sus. Pag mapasok po ako sa school ng umaga, syempre natin ako ni Papa. Mm-hmm. Tapos, syempre, ganado ako sa school pagpapasok. Minsan inaantok lang. Kasi kulang sa tulog. Tapos kapag uwi na namin ng hapon, masaya ako kasi ano, susunduin ako tsaka excited. Nararamdaman ko ulit yung pagka-excited. Ngayon lang, ngayon ko lang nararamdaman ulit yung excited, tapos excited mo makita yung tao. Masaya din. Masaya. Kasi nga po kapag kasama ko siya, parang nakakalimutan ko yung ano, yung mga problema. Sobrang saya pag kasama siya. Wow! Komportable ako pag siya yung kasama ko. Ngayon ko po kasi parang walang mangyayari sa akin masama, ganun. Grabe yung titig sa'yo. Okay. O, Jack and Poy, number 5 na tayo. Jack and Poy. Okay. Ito, ganyan, no? Ito totally talaga medyo ano ito. Parehas need ito ha, parehas need. Pero syempre, may isa lang kayong pipiliin. Ano? Pwedeng boot. Pwedeng boot, pero paliwanag mo. Isa na okay. Lang para, isa lang yung paliwanag. Anong importante para sa'yo? Ay, wait ha. Anong importante para sa iyo? Pera o si Ruel? Pera o si Ruel? Sa tingin ko, parehas naman yung kailangan. Okay, kasi, paliwanag mo. Kasi kung walang pera, paano kayo mabubuhay? Tsaka, syempre, mas una si Langga. Pangalaw lang yung pera. Kasi kung yung pera nandyan lang, si Langga, pwedeng mawala anytime. Kaya mas mahalaga sa akin si Langga. Wow! Ay, bro! Giniligo! Di po baka ang tao nawawala din sa mundo. Tsaka yes. May mission. May mission lang dito sa mundo. Yeah. Hindi mo alam kung kailan lang yung buhay niya. Kaya hanggat nandyan siya, ipaparamdam ko kung gaano siya kahalaga sa akin at kung gaano ko siya kamahal. Ay, grabe, mahal na to ha. Mahal na ito mag-uusapan natin ha. Okay, para sa iyo, Bro Ruel. Anong importante para sa iyo? Pera o si Rachel? Hindi, ganito kasi yan, bro. Di ba may kasabihan tayo, money is the root of evil. Yeah. Di ba? Kung hindi ka marunong mag-handle ng money, tagang yan ang nagko-cause ng mga problema or mga pag-aaway-aaway. Para sa akin, silang walang kaparehas. No? Nag-iisa lang sa mundo. Siyempre, no? Langga na yan. Siyempre si Rachel yung pipiliin ko. Kasi yung pera, anytime kung magsama kami ni Langga, pwede namin hanapin yun, di ba? Pwede kami mag-work. Makikita namin yun anytime. Andiyan na yun sa paligid kung masipag ka lang. Yeah. Pero ito si Langga. Diamond yan.
professional. Wow! Mas mahalaga. Di ba? Yeah. Bakit diamond din ang good choice? Di, mas mataas ang value ng diamond. Okay, yeah. Oh. Tapos ano pa yan? Kumikinang-kinang yan. Hindi mo ngayon. Kumikinang-kinang. So, all diamond, kumikinang-kinang. Grabe kinang-taong po ako. Hindi, yan bro. Kahit man sino yung pipili natin. Hindi sa materialistic, di ba? Eh, syempre, kung nagbabalyo ka sa mga worth ng tao, no, doon ka talaga bumabase sa ugali, di ba? Sa ugali or sa isang tao. Kasi nga po, kung kahit sinong tao pagpiliin mo, yung kwarta, yung pera, yung pera, pwede kang maghanap. Sabi ko, maghanap tayo ng trabaho, magkaroon tayo ng pera ng kwarta. Pero as long naman yun. Kaya nga, baka yung iba hindi naka-ano. Okay. Yun nga, no, basta yun na yun silang ga. Wow, importante sa racial. Okay, diamond kayo. Oo, parehas kayo magka-importante ah. Okay, Jack, point number 6. Hindi kitang laban. Ganyan-ganyan, no? Ganyan-ganyan. Sige. 1, 2, 3. Jack, point. Holy. Okay. Palitan nga. Dalawa na sa kanya. Oh, dalawa ka na. So, ayan. Number 6. Napit-tapit na. Medyo mas malalim na to, ha? Gaano na kalalim ang pagmamahalan ninyo ni Roel? Sobrang lalim pa sa dagat. Yung sa ano? Yung sa dagat dyan, dun sa anong... Bagas bus. Sobrang lalim. Ababaw mo yung bagas bus. Oy, pag pumunta ko sa gitna, malalim sa gitna, na yun. Akala ka sa gilid. Sobrang lalim na nun, no? Explain mo. Kasi ano po, ang dami na din naming napagdaanan. Tapos, ang dami na din naming pinagsamahan. Ilangga. Masaya, malungkot, may tampom, may dumaan din sa ganyan. Kahit na magkaibig lang kami. Basta sobrang lalim na po. Okay. Ikaw naman bro, Roel. Gaano na kalalim ang pagmamahalan ninyo ni Rachel? Ano kalalim? Saan mo yung langit bro? Langit? Oo. Hindi mo nakikita yung between. Kapunta yeah. Dito. Pero para sa akin, no, hindi siya masusukat kung gaano kalalim. No, masusukat yan kung ano yung mga pinagsamahan yung mga memories. Although, isang taon na kami, di ba? Yeah. Pero yung mga memories at mga napagdaanan namin sa aming dalawa, is talagang napaka, ano, masasabi kong mukhang 10 years na kami nagsama. Grabe. Wow. Ganyan kasi. Oo. Sa sobrang dami, mga ano, halo-halo mga emosyon na nararamdaman namin, umiyak na silang gaganyan. Hindi man ako umiyak. Yung ano lang, nalungkot. Naiyak na. Naiyak na si Roel. Di ba? Yung mga ganyan, kasi nga open kami yung dalawa. Lahat ng yun, nakikita namin ngayon, yung napagdaanan natin yun, di ba? Na ano natin yun, na nalampasan natin yun. Di ba sa ganong paraan lang, is mukhang ano, mukhang ilang taon na kami nagsama. Kaya sabi ko, 20 years. Sa'yo 10 years, ako 20 years. Kaya sabi ko na talagang hindi siya masukat ng gano'n na kalalim. Pero makikita nyo na lang po kung ano na kami ngayon, kung anong status namin ngayon. Grabe na. Okay. Parang naiiyak si Roel na nag-explain, ano? Ano kong palyo ang akin ng gamit, oy. Dapat may mga tisyo-tisyo yan, mga ano. Oo nga, kasusunod dapat may ano tayo, ano? Ay, tisyo nung ano, nung Jollibee. Okay, number 7. Oh, Jakempo. Ay. Yung sinuga, 1, 2, 3. Kabawi ka naman daw. Empoy, holy. Natatakluhan ka na. Oo, ikaw naman dito. Anong pako? Okay, number 7. Ano to, bumba? Pako. Okay. Oh, Rachel. Ano ang ayaw mong gawin ni Roel para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin? Yung may mga masasabi siyang hindi ko magugustuhan tapos hindi niya ma-explain agad. Tapos, syempre, yung tiwala ko, yung sisirain talaga kasi ang hirap po talagang ibalik. Kahit pag anong gawin mong sorry, anong gawin mong pagmamakaawa, talagang yung ibalik yung tiwala, hindi na talaga kaya. Siguro,
papansinin ka pa rin, mapapatawad ka, pero yung tiwala hindi naman maibabalik pa. Okay. Oh, paring Roel. Ano ang ayaw mong gawin ni Rachel para sa'yo na ikakasakit ng iyong damdamin? Siyempre, ang ayaw kong gawin niya sa akin na ikakasakit ng iyong damdamin. Ayong darating ng time na ano lang, yung mga pinapakita ko sa kanya is wala lang pala sa kanya. Diba? Yung hindi siya worth, diba? May ano tayo, Dina-appreciate mga ganun. Ganyan. Yung mga simpleng bagay lang. Tapos in the end of the day, wala lang pala sa kanya. Diba? Masakit yun, di ba? Support natin. Yes. At syempre, support din ang mga naniniwala na maging kami. Yun ang medyo masakit din sa part ko. Pero naramdaman ko man na worth it naman yung paghihintay natin. Worth it naman yung pinaplanuhan natin na soon magiging ganito o ganyan. Yun. Yun ang ano. Pero syempre, no, syempre. Malakas ang pag-peace spirit. Syempre, dito tayo sinusubok sa paghihintay. Oo. No? Napakalaking challenge yan. Kaya nga, patience is a virtue. No? Yeah. Oh, patience is a virtue. Wala akong sabi ganun. Hindi, ganyan-ganyan. Oh. Bihira lang mga tao na may mga ganyang, ano, ganyang pasensya, ganyang kahaba. Kasi, ang iniisip nila, worth it ba yung pinaghihintay ko? Or worth it ba yung hinihintay ko? Yun ang iniisip nila. Pero para sa akin, may tiwala o walang gap. No? Siyempre tayo namang tao. Di ba? Nakakilala kay Langga. Eh, may tiwala. No? Talagang, alam naman natin na... Naiyak na. Kaya lang. Sige, tali mo. Naluluan siya. Hindi, alam naman natin na talagang ano, na appreciative si Langga. Diba? Tagal mo nang sagot. Tagal mo nang sagot. Okay. Jackin point, number 8 na tayo. Ano, kaya mo? 1, 2, 3. Dalawa na lang. Di, nasasanay ka na, ikaw una. Ikaw. Hindi! Wala ba ito? 1, 2, 3. Wait lang, go. 1, 2, 3. Jackin point. Holy. Sinang matalo. Ikaw pa rin talaga? Ano yan? Talagang harikos mo. Harikos. Okay, ito na. Medyo mahirap ng pahirap ha. Sa tagal ninyo na nagkakasama ni Roel, ano yung bagay na ayaw mo? Kasi yung una, ay gusto eh. Ngayon, ayaw naman. Ayaw? Yung ano, pagiging KJ niya siguro. Yung ano, minsan kasi... Basta minsan KJ siya. Minsan lang naman KJ siya. Parang yung ano. Parang yung kapag nagjo-joke ka, tapos sabihin niya, ganun. Yung ganun, yung pagiging KJ minsan. Minsan lang naman, yun ang nangyayari. Di ba po pala? Kaya minsan, sometimes. Okay, sa'yo naman. Isa lang ga, marami yan. Ako naman, Roel. Nag-iisip na din si Roel, oh. Sa tagal ninyo nagkakasama ni Rachel, ano yung bagay na ayaw mo? Siyempre tayo naman po ay may malawak pag-angawa. Pangangawa? Giyak! Wait lang, yung paa ko. Sakit na. Wait lang, anong tawag nito? Pulikat. Oo. Malikat, wait lang, magmawak. Wait lang, go. Ko oh, ito wala nitong edit, dire-diretso na 'to. Wait lang, nakikita ni Kuya Regan yung sinelas niya. Kuya Regan, sinuot yung sinelas mo. Yeah. Okay. yung pinakaayaw ko. Siyempre, yung mga times na ano. Kung KJ. Hindi man, napakalit lang na bagay lang. Yung pagiging KJ mo. No, hindi yan nakaka-apekto sa akin, hindi yan naapektuhan yung paniniwala ko na mas gusto kita. Ano yun, hugot? Ano ka dulo mo? Wait lang. Uy! Grabe, may ano ah. Aray!
Wait lang. Nangungurinti. Gay, na ano? Ako din nangungurinti na din. Hindi, ibig sabihin yan bro, nagtataba ka na din bro. Pag, ano, shoot, yan na ba yung sagot mo? Yan na yan? Hindi pa. Hindi pa, may erba. Oo. Yung pinakaayaw ko sa kanya. Is yung... Aray! Aray ko! Uli ka na. Okay. Hindi. Dunga, ito na. Oo nga, nakipinag mo ako eh. Yung pinakaayaw ko sa kanya talaga is yung... Kung... Ano, bawal yung magano. Yung mga times, alam mo yun bro, yung mga challenges na sabi natin mga may nambabash, di ba? Pero siya nababasa yung mga negative comments. Pero dinidibdib niya. Oh, yung mga times na ganyan, umiiyak siya talagang... Paano mo nalaman? Di mo alam eh. Siyempre, alam ko may mga mata ko dito lang ga. Sino mata mo? Nalaman ko na umiiyak na pala that night si Langga. Di siyempre, no? Siyempre, masabi ko na bakit nagpa-apekto si Langga dito, diba? Nakailang payo na tayo sa kanya, di ba? Kahit ikaw man bro, nagpayo ka sa kanya na huwag pansinin, ganito, ganyan. Basher, yan ang role nila sa buhay natin, di ba? Yan ang role nila sa mundo, ay mambash sa iyo. Yun nga ang pinakaayaw ko, yung magpapa-apekto siya. Langga, strong. Pwede ba mag-explain? Wala na. Hindi, tama yun. Tama yung sinabi ni Paring Rowel. Kailangan mo labanan yan. Hayaan mo lang siya. Lalabanan ko naman po eh. Oo, basta huwag mo lang pansinin yung mga ganong negatibo. Kasi yung mga negatibong tao, pag... Hindi po kasi minsan maiwasan. Kaya mong iwasan yun. Ipagdasal mo na lang. Yes. Yun ang anong ga. Suklian mo lang sila ng pagmamahal. Pagmamahal. Love. Oo, pagmamahal. Kaya nga iniiyak ko minsan kapag di ko kaya. Basta... Iba mo naman po ako, di naman po ako lalaki. No. Pero lagi mong tatandaan, andyan pamilya mo, andyan kami nila Ruel. Lalo ni si Ruel na lagi mong kasama. Pwede mo siyang open sa kanya. Ha? Okay. Basta kalimutan mo yung mga bagay na yun na... Yes. Pero andito kami, ha? Andito kami nila Ruel, nila papa mo, mga kapatid mo, no? Huwag kang padadala, ha? Okay. Wala mo na ngayon. Wala na, okay. Good. O, number 9. O, Jackie Boy. Pagbigyan ko na ito. O, sige. Ano pagbigyan? Ikaw, ako pagbigyan mo. pagbigyan ko na ito. O, ikaw na masagot. O, sige. Grabe na. Ano na yun? Apat, four, ano na yun? Apat, four strike sige na. Sige na, Jack and Poy. Pang ma-five na ito. Wala na. One, two, three, go. Jack and Poy. Holy, holy, holy. Sino matan? Okay. Siyempre, pinagbigyan natin. No? Siyempre, siyempre. Dumaban ako. Pero ako. Number 9. Para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Rachel? Sa lahat po ng sumusuporta sa amin, maraming maraming salamat po sa mga Rochelle fans dyan na bumubo po ng mga grupo para ma-acknowledge po sila. Maraming maraming salamat po. And nasabi ko lang po para po sa amin nilang na kung ano po yung mga abangan niyo po sa amin. Siyempre, no, hindi naman ako makapagsabi talaga ng actual talaga. Ay, ng mga, kasi nga po, hindi natin alam yung buhay natin. Pero yung isa lang may i-assure ko po sa inyo na worth it yung pagsuportan niyo po sa amin. Kasi kung sasabihin ko po, elaborate ko isa-isa kung anong mga abangan niyo po, hindi na siya nakaka-excite, no. Pagkasabihin niyo, ay, yan na pala yung mangyayari sa story nila. Eh, lipat tayo ng ibang ano, di ba? Eh, alam ko, yung... gusto ko yung araw-araw may excite sila kung anong gagawin namin ni Langga, anong mangyayari, anong mga pagsubok, mga pangyayari na siyempre malalaman din nila mga viewers. Kaya ayun, abangan nyo na lang po at yun lang sabi ko, makaka-assure po ako sa inyo na worth it yung paghihintay at paghihintay, worth it yung supporta nyo po sa amin. Yun. Alright, oh, ikaw naman Rachel. Di ba nga? Sell and demotion. Dapat mayroon ka din explanation. Para sa Rochelle fans ninyo, ano pa ang mas dapat abangan para sa inyo ni Rowell? Abangan? Abangan? Sa susunod. Ilang chapter yan? Chapter 1 million. Hindi yung million. Walang katapusan. Infinity. Ang abangan niyo po sa amin yung ano yung mga updates syempre. Kung ano lang meron sa amin, ganun. Yan. Ma-excite po kayo kasi malapit na. Joke lang. Alin ang malapit na? Malapit na magkatotoo. Joke lang. Magkatotoo.
Basta, wait lang po tayo. May, ang paghihintay po ay... Basta, makakaasa po kayo. Hindi man ngayon, may tamang panahon. Yeah. Okay. O, Jackie Mpoy, last question na ito, number 10 ha? Sampu na yun. Ilan sa tanong yun, Kevin? Last na. Sampu lang, last na. Ako lang ang last na. Go, Jackie Mpoy. Hindi na, huli pa na. Ganyan-ganyan kasi. 1, 2, 3. Jackie Mpoy. Holy. Sino ang matalo? Ikaw lang. Ito, pinakaano na ito. Kasi pag mahal mo yung isang tao, kailangan mo mas maganda yung pinakasagot dito. Ay, grabe. Mahal na mahal. Yeah. Yun. Rachel. Gaano mo kamahal si Rowell? Sobrang mahal na mahal. Explain mo nga. Minsan, kailangan pa ba ng explanation yan? Kasi diba, kapag mahal mo, di mo naman kailangan na-explain. Pero nasa harapan mo na yung mahal mo. Dapat yun to. Rowell, langga. Oh, di ba? May kinikilig ko. Mag-slow mo. Kaya minsan, kapag mahal mo naman talaga, hindi mo kailangan na-explain kung paano mo siya nagustuhan, kung paano nagsimula ang lahat. Kasi, pusa na yun, kusa lang yun. Pusa lang tumitibok ang puso kapag ano, pag gising mo, siya na pala yung gusto mo. Minsan kailangan ko pala explanation. Oo, siyempre, di ba? Tingnan mo, may paliwanag din yan. Paano siya, explanation ba yan? Siyempre, pag mahal mo, marami kang may papaliwanag. Basta, mahal ko siya. Dr. Love. O, higit pa ba kay Boy Abunday itong usapan? Grabe ka, Vincent, yung mga tanongan ko. Parang binubukin ka kami ng unti-unti. Siyempre, kailangan natin yun. Oh, yun na yun, ano mo, basta mahal mo siya. Basta mahal ko siya, no explanation. No. Tapos. Yeah. Ito na si Ruel. Last question, bro. Grabe. Gaano mo kamahal si Rachel? Yes, I agree naman kay Langga no, na kung mahal mo isang tao. Kasi nga, ganito yun. Love is indescribable, no? Hindi mo may describe kung paano mo siya minahal, di ba? Kusa yung dumarating, kusa yung nararamdaman, kusa mo yung mafe-feel kung ano yung litibok ng puso mo, di ba? Kaya nga, hindi mo may paliwanag kung bakit ko siya mahal. Ba, sabi niya, hindi siya makapag-explain. Oo, hindi ko makapag-explain. Siyempre, parehas tayo ng paniniwala no, kung bakit ko mahal si Langga. Siyempre, simple lang ang sagot ko dito, no? Mahal ko siya dahil mahal ko siya. Shit! Parang sa palabas yun. De, mahal ko siya. Dahil mahal ko siya. Diba, isipin mo na lang, mahal ko nga siya dahil mahal ko siya. Kayo na yung mag-iisip kung ano, bakit, kung bakit. Oo. Kaya nga, kung pinapakita namin na agree. Hindi ko, hindi niya talaga maiisip kasi siya yung nakakaisip. Siyempre, kami yung nagsama dito, no? Kami yung laba. Yeah. Kami yung maharap sa mga produkto. Second W show. May lamok. Okay. Sana maganyan. Grabe naman talaga yung lamok eh. Pag nagtatanong ka pala, may power pala. Disclaimer lang ha, disclaimer. Merong lamok dito na lumapit sa akin. Eh, habang papunta siya sa akin, siyempre. Power. Okay. Kaya yun, no? Ginamit yung ano niya, yung power niya dun sa birthday ni Baby Rabal. Sige. Ano na, yun na yun? Yun na yun, no? Mahal ko sila dahil mahal ko. Without explanation. Alright. Itay, okay ba? So ayan po mga kalingap, salamat po sa yung panood po ng upload ni Bro Benzel Caliaga. Maraming salamat po. Siyempre, abangan niyo po yung part 5 ni Kuya Benzel. Yan. Okay. See you po sa next vlog po ni Bro Benzel. Abang-abang. Yun. Okay, thank you ha. God bless sa yung dalawa. Bro. Magmahalan lang kayo. Thank you po. Tuloy lang sa pagtulong. Ano? God bless sa yung dalawa. So yun si Tatay Awe and Tatay Rezan. The next vlog yun sa part 5. Ready. So ayan mga kalingap, kauwi lang po natin at ayan sana po napasaya namin kayo at ayan grabe yung mga sagutan at sobrang nakakahanga si Ruel at si Rachel ano. So ayan sa mga sana po puro good comments, paki-like and share po ng mga video ko ano at itong video ng ito para mas marami po makapanood at kasi marami po naghihintay nitong part 4 po ano at yan. Hanggang dito na lang mga kalingap, Diyos mabalos po sa indong gabos, mag-ingat po tayong lahat. Bye-bye po.